The one and the only Miss Imelda Papin. Welcome to your program, to my program, to our program. Thank you. Good evening. I know that there is a story. When you were young, meron daw isang manghuhula. Can you tell us that story? There was this old lady that came into our restaurant at sabi kay Mama, meron ka bang anak na pinanganak ng January 26? So, I was 12 then. Tapos tinawag ako ni Mama. Sabi niya, Imelda, halika rito. Nung nakita ako, sabi niya sa akin, at sabi niya kay Mama, itong anak mo, siya ang tutulong sa pamilya mo. Hahangaan siya ng million-million na Pilipino. My father planned to bring me to Manila. Pag mula noon, nakuha ko sa mga radio programs. And then, kinuha na ako ni the late Joe Quirino. Nung kumakanta ka sa Maynila, yung umiikot ka pa lamang sa mga clubs noon. Right. Magkano'ng bayad sa inyo? 5 pesos a night. At madalas ang mga kinakanta mo ay? This is my life! Today, tomorrow, love will come and find me. Mga ganon. Heavy songs na talaga. And you were very young. Yes, I was very young. Take me back to your first major concert. Doon kagad ako nag-concert sa Focus Theater. You know, may hit song ka na nun eh. Oh, yung babae ako na makasalanan, umibig sa'yo na isang salawahan, parusa ba ito ng ating kapalaran? Ang buhay ba kaya ay sadyang ganyan? Yan! You know, boy, ako ang unang-unang nag-uso nung tangga. Nagtangga ka? Yes, of course! Wow. Oh my God, look at that. Talaga, bago pa sila Alma Moreno, ikaw na ang tangga. Imelda Papin muna, akong original! Yung figure mo noon ay hindi malayo sa figure mo ngayon. Totoo, Mel, patingin nga. Sexy pa rin eh, no? Wow! Na meron lang akong sasabihin. Alam mo ba, Mel, na there was one show you did in Eduardo sa nakasama. Alam mo yun, no? Yes. You know, I was such a fan. Isang malaking karangalan po ang makasamang isang ang nag-iisang Imelda Papin. Thank Pero you. Hindi ka lamang kumakanta. You used may mga entrances ka eh. Yes. Di ba? Yes. Pagkalibawa nag-uumpisa ka, bigla ka na lang lumalakad tapos may kinakanta ka. Yes. Alala ko yun. Ano yun? I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no! Lakad na! Tapos sumasayaw-sayaw ka na nun, yes. Eh, di ba? Naging ano nga ako eh, naging dancing queen ako. Oh, superstar, in other words. Thank you, boy. Really, the one and the only Imelda Papin. Na alam natin lahat yan. At ang nakakatuwa ay magpahanggang sa ngayon, ay nariyan pa rin. She's doing a concert, di ba? Wow, at the Philippine Arena. First OPM artist po magkakaroon ng concert sa Philippine Arena. And I would like to invite all of you, please be there. Although, sold out na po kami sa 500, sa 300, 200 pesos na lang po natitira. Yung 1,000 po, sold out na rin, nagdagdag na lang kami ng kunti. Wow. Kaya we will have, I think, 50,000 plus na manonood sa concert. Galing! Magandang producer ko, and Pero ito mga katanungan, kasi narito ang tanong, mga kapamilya, mula kay Sunshine Alseco, fan po ni Vice Governor Imelda Papin, ang mama at auntie ko. Patanong daw po kung totoo bang may away silang tatlo na Claire at Eva. God bless po. Mamaya-maya, isasagutin mo yan. That's number one. Number two, the title of your concert is Queen at 45. Kung ikaw ang queen at 45, sino naman ang king ng buhay mo? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Tonight,